Hello mga ka-coffee, welcome back sa ating premiere, no? Ngayon, wala tayong script, no? Impromptu tayo for this episode, ka-coffee, at bibigyan ko kayo ng updates patungkol po sa nakalipas na linggo. Kumusta yung mga activities ng ating mga sinusundan na politiko, particular na dito, ka-coffee, si Senator Bong Bong Marcos. Meron tayong kaibigan, ka-coffee, nakausap tayo, no? Tinanong niya ako kung sino yung iboboto natin. At obviously, alam naman natin, ka-coffee, na tayo po ay taga-suporta ni Senator Bong Bong Marcos. At tinanong ko rin siya, sino ang iboboto niya sa pagka-presidente? Sabi niya, wala na raw iba, kundi si BBM. Tinanong ko siya, bakit si BBM yung kanyang iboboto? Sabi niya, binubugbog daw ito, no? Pinagtutulungan daw ito si BBM, pero hindi daw ito lumalaban. Napansin niya yan mismo, ka-coffee, no? Actually, hindi siya nanonood sa ating mga videos, no? Kasi tinanong ko siya kung napapanood niya yung ating mga videos. Sabi niya, wala daw siyang time. Hindi niya napapanood. Pero napansin niya raw sa mga balita, ka-coffee, na pinagtutulungan daw itong si BBM. Hindi lang po ng mga kalaban. Hindi lang daw po ng presidential aspirants, kundi maging yung mainstream media daw ay kinukuyag daw itong si BBM. Sabi niya, bagamat ganyan daw ang sitwasyon, binabato ng putik itong si BBM, ay hindi naman daw ito gumaganti. Bibihira daw siya makapanood ng lumalaban ito. Bibihira daw niyang mapanood si BBM na ginagantihan niya yung mga naninira sa kanya o yung may mga statement na against sa kanyang kandidatura. Never daw po itong sumagot. Sa halip daw po ay nakafocus ito. Tama nga naman, no? Nakafocus ito sa kanyang goal. Meron itong target. Meron itong plano. Imbis na harapin o batuhin din po ng putik yung kanyang mga kalaban, ay tuloy-tuloy lang po itong si BBM. Isa daw yan sa mga dahilan kung bakit niya iboboto si BBM para sa nalalapit na halalan. Actually, dahil sinusundan natin si BBM, mukha nga talagang binubugbog ito, no? Maging yung mga interview sa media, kahit wala nang kaugnayan sa kanya, kung inagi-interview ka, coffee, halimbawa ng mga presidential aspirants o ng mga senatorial aspirants, ay lagi pong masisingit dyan ang pangalan ni Senator Bong Bong Marcos. Halimbawa dyan, ka, coffee, yung interview ng ANC, no, ni Karen Davila sa mga presidential aspirants itong nakalipas na linggo, no? Isa, ka, coffee, sa mailit dito kay Senator Bong Bong Marcos ay si Senator Manny Pacquiao na tumatakbo din po sa pagka-presidente, pero tila nangungulelat po ito sa survey. Sabi niya, si Senator Bong Bong Marcos daw ay dapat isa-uli yung mga nakaw na yaman daw, at dapat daw mag-apologize ito sa mga kasalanan umano ng kanyang ama. Yan po yung ini-insist ni Senator Manny Pacquiao sa kanyang interview kay Karen Davila. Pero ka-coffee, may iba rin naman na ipinagtatanggol itong si BBM. No? Halimbawa, si Senator Bato de la Rosa, nanindigan siya na ang kasalanan umano ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Kaya wala daw po dapat ipaghingi ng paumanhin itong si BBM. Pwede daw sigurong i-acknowledge, pero hindi kinakailangan humingi ng paumanhin. Ganyan din po yung sinasabi ni Idol Raffy Tulfo noong na-interview po siya, hindi po kinakailangan mag-apologize ni Senator Bong Bong Marcos dahil siya mismo daw ay biktima ng ganitong sitwasyon, dahil siya daw ay nadadamay sa isyu ng kanyang mga kapatid at pinahihingi umano siya ng opinyon. Sabi po ni Idol Raffy Tulfo, hindi po ito dapat. Actually, isa daw itong mali sa mindset ng ilang sa mga Pilipino na kailangan mag-apologize para sa kasalanan ng mga kapatid o ng mga magulang. Hindi daw dapat pinapasa yung kasalanan ng mga kaanak sa isang tao o sa isang individual. Kaya wala daw po dapat ihingi ng paumanhin itong si Senator Bong Bong Marcos. Ikaw, ka-coffee, agree ka ba dito, ka-coffee? Kung agree ka dito, dapat ba humingi ng paumanhin si Senator Bong Bong Marcos? Kung agree kayo o kung dapat, i-comment lang po ang dapat dyan sa ating comment section. At kung hindi naman, i-comment po ang hindi dapat o wala dapat siyang ihingi ng paumanhin. Isa pang mainit, ka-coffee, dito kay Senator Bong Bong Marcos ay itong presidential aspirant din, no, na si Mayor Isko Moreno. Abay, mababa rin naman po ang nakukuha nito sa mga survey. At minsan nagpa-survey ito, pero siya po ang nanguna. Pero hindi niya po isinama ang pangalan ni Marcos. Maingay po ito na laban kay BBM. Yung recent dito, ka-coffee, kay Isko Moreno, yung statement po ng kanyang party, yung Aksyon Demokratiko, at pinagbibintangan po nila itong si BBM ng idea theft. Ninakaw daw umano yung idea ng kanilang pambato na si Isko Moreno ni Senator Bong Bong Marcos. Wow, meron ng monopoly ng idea dito, ka-coffee. Dahil alam mo, ka-coffee, yung panukala daw na i-slash yung excise tax na ipinapasa sa mga petrolyo o sa mga produkto po na may kaugnayan sa energy, no, kasi merong excise tax yan, no. Gusto kasi daw ni Mayor Isko Moreno na i-slash yan para mapababa yung presyo ng langis. Yung panukala na raw na yan, yung idea na raw yan, ay kay Mayor Isko Moreno. At noong ginamit daw po ni BBM yung idea na yan, na sinabi niya rin na yan daw po ay solusyon din para makat po yung presyo ng langis o ng mga petrolyo,
abay, pinagbintangan ng idea theft daw ito. Ninakaw daw ni BBM yung idea na ito, Kokofi. Parang lumalabas dito, Kokofi, merong monopolyo ng idea. Once po na naisip niya yung idea na yan, ay kanyang idea na. At hindi na pwedeng gamitin ng ibang tao yung idea na yan. Parang ganyan yung ating analysis. Pagtingin lang natin yan, Kokofi, no? Ibig sabihin, sinolo nyo na sa sarili nyo na kayo lang ang pwede mag-come up with that kind of idea, which is very basic yan, Kokofi, no? Kahit magtanong ka ng napakaraming Pilipino, basic yan, may isip yan na isang solusyon para mapababa yung presyo ng langis. Maski tayo, Kokofi, ay maiisip natin yung solusyon na yan. Hindi po yan exclusive. Yung idea na yan, hindi yan exclusive para kay Mayor Isko Moreno. Dahil maging ang ordinaryong Pilipino ay maiisip din yung idea. Abay, lumalabas dito, Kokofi, na kayo lang ay may monopolyo ng idea at kayo lang ang magaling. Parang ganito lang yan, Kokofi. Kung ang problema natin, halimbawa, no, taon-taon ay nararanasan natin yung pagbaha. Halimbawa, Kokofi, naisip mong solusyon dito para maiwasan na itong yearly na pagbaha ay ang pagkukonstruct ng dike. At dahil naisip mo yan, hindi mo pwedeng i-claim yan na idea mo yan at hindi na pwedeng gamitin yung idea na yan ng ibang tao. Dahil pagbibintangan ka ng idea theft. Yan po yung nais iparating ng kampo ni Mayor Isko Moreno. Where in fact, hindi po dapat dahil basic po yan, marami po ang may kakayahan na makaisip ng ganyang solusyon at hindi lang po kayo. Alam mo, Kokofi, kung inyong matatandaan, no, recently lang itong 2021 ay napuna din po itong si Mayor Isko Moreno ng Vera Files, lumabas dyan, Kokofi, dahil sa maling pag-attribute sa isang study about po ito sa paggamit ng face shield. Sinasabi po ni Mayor Isko Moreno, no, base daw po sa isang pag-aaral sa Estados Unidos ng CDC o itong Centers for Disease Control and Prevention, itong CDC. Yan daw po yung may gawa ng pag-aaral patungkol po dito sa face shield. Pero kinorek po si Mayor Isko Moreno na hindi CDC ang nag-commission ng isang study na yan. Sa halip po ay ibang organization. Ito po ay ang Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology. Kita mo na, Kokofi, may history ito ng maling citation, hindi tamang pagsasite. Pero ngayon po, pinagbibintangan si BBM ng idea theft. Ang atin lang dito, Kokofi, no, ay tingnan natin yung ating bakuran bago tayo sumilip sa ibang mga bakuran at mambintang ng kung ano-ano na kung tayo mismo ay may pagkakamali din tayo sa simpleng citation lamang. At ito pa, Kokofi, dahil sunod-sunod po yung pangunguna ni Senator Bong Bong Marcos sa mga survey, sa online survey, at hindi lang sa online survey, no, sa mga kalye survey, ay lagi po nangunguna itong si BBM. Abay, pinagbintangan ito na meron daw online trolls. Meron daw pong makinarya itong si BBM. Mga online trolls daw po, at mga bayaran daw, at napasama pa tayo dito, Kokofi. May mga nagko-comments na isa daw tayong bayaran, at binabayaran daw tayo ng kampo ni BBM para gawan siya ng videos. Paglilinaw, Kokofi, wala tayong natatanggap na sentabo, no, mula sa kampo ni Senator Bongbong Marcos. Kaya nga, sana all binabayaran para gawan ng video si Senator Bongbong Marcos. Ito na, Kokofi, nilinaw ni BBM na wala siyang online trolls. Wala siyang binabayaran na online trolls para ikampanya siya. Kaya naman, malaki yung pasasalamat nito sa mga vloggers, sa mga content creator na ginagawan siya ng video dahil mas lalo pa pong nakikilala. At kung inyo mapapansin, Kokofi, ay naging mabilis po yung pag-angat ng mga social media pages. No, napakaraming subscribers at followers na po ang nadagdag dito kay BBM. Kaya malaki po ang kanyang pasasalamat dito. Hindi naman tama na nangunguna ito sa survey at pagbibintangan mo na agad na may mga online trolls ito, Kokofi. Recently, Kokofi, yung inyong matatandaan na survey, no, yung manipulated survey ng Rappler, abay, tinake down na lang nila ito dahil against ito sa kanilang objective. At sinundan po ito ng Manila Bulletin at nanguna po dito si Senator Bongbong Marcos at hindi naman ito tinake down ng Manila Bulletin. Patunay po yan na mas maraming Pilipino na po ang may gusto dito kay BBM. Pero dahil nangunguna ito, pinagbintangan ito na mayroong mga online trolls. Sige lang, Kokofi, no? Pero si BBM, abay, hindi naman ito gumante, no? Hindi niya naman pinagsabihan. Hindi niya naman binato ng mga putek yung mga naninira sa kanya. Actually, mga content creator, Kokofi, yung lumalaban para dito kay Senator Bongbong Marcos. Pero ina-acknowledge din ni Senator Bongbong Marcos yung fact, no, na hindi pa sa buong Pilipinas siya ang leading. Dahil may mga areas din, Kokofi, kung saan nagsasagawa ng survey na hindi po siya ang naninalo. Halimbawa, Kokofi, sa General Santos City, no, baluarte po yan ni Senator Manny Pacquiao, abay, leading dyan si Pacman. Obviously, siya ang mangunguna dyan, kaya naman si BBM ay hindi po dyan nanguna sa General Santos City. Ganon din po sa San Juan, sa Batangas, Kokofi, no, hindi siya ang leading. Pero sabi nga ni Senator Bongbong Marcos, opportunity ito. Dahil nalaman niya na medyo mababa ang resulta ng kanyang survey dyan,
mas pagtutuunan niya ito ng pansin, mas kinakailangan niya itong puntahan. Yan po yung sinasabi ni Senator Bong Bong Marcos. Kaya hindi po totoo yung mga online trolls na ibinibintang kay Senator Bong Bong Marcos. Nagsalita na siya mismo dyan na hindi yan totoo. Ano sa palagay mo, Kokofi, sa mga gawa-gawa itong bintang laban dito sa senador? Para masira po ang imahe nito, i-comment lang dyan sa ating comment box kung meron kang nais sabihin dito, Kokofi. Ang recent dito, Kokofi, kay Senator Bong Bong Marcos, nitong Friday lang, Kokofi, Friday ba yun, Thursday, no, ay nagpunta ito sa Cebu City para pasinayaan po, i-launch ang kanilang headquarters dyan po sa Cebu. At nakita rin natin ito, nakausap niya po si Governor Gwen Garcia ng Cebu. Alam naman natin, Kakofi, na kapag sinabi natin Cebu, abay, napakarami pong mga Pilipino dyan na bumoboto. Marami po ang voters dyan sa Cebu City. Kaya kung i-endorse po ng Cebu City itong si BBM, abay, malaki po ang chance sa talagang siguradong-sigurado na nalulusot ito sa pagka-presidente. Dahil bukod sa solid north, abay, kung makukuha niya ang Cebu, abay, jackpot na ito, Kakofi, no? Si BBM, Kakofi, ay hindi pa rin siya nag-a-announce, no, kung sino yung kanya magiging katandem. May mga analyst nagsasabi, Kakofi, na okay lang din naman kahit walang katandem itong si BBM. Wala pa rin pong itong naka-line up sa kanyang pagka-senador. Yung kanyang senatorial slate ay hindi pa po ito isinasa publiko. Pero patuloy na pong nag-iikot sa iba't ibang mga probinsya itong si BBM. Ang ating obserbasyon dito, Kakofi, ay medyo tahimik, no? Medyo tahimik kumilos itong si BBM. Pero nagagawa ng action, Kakofi. Binubulaga na lang tayo. Halimbawa nito, Kakofi, recently kasi, no, naging tahimik simula Lunes hanggang Merkules ay tahimik itong si BBM. Bibihira tayo makarinig ng balita patungkol sa kanya. Maliban na lang po sa mga interviews na siya yung pinag-uusapan gaya ng ginagawa po ng ANC. Pero itong si BBM, tahimik ito, no? Kaya naman marami yung nagulat noong i-post po ng Chinese Embassy yung larawan ni Senator Bong Bong Marcos kasama po yung ilang opisyal ng Chinese Embassy, particular na po yung ambassador ng China dito sa Pilipinas na si Ambassador Huang Silian. Abay, marami nagulat dahil tila suportado po ng China ang kandidatura ni Senator Bong Bong Marcos. Kaya naman, tahimik lang ito, pero Kakofi, nabubulaga tayo, Kakofi. Abay, kung magpapatuloy ito, Kakofi, padami ng padami yung sumusuporta dito kay BBM, abay, masasabi natin na sure win na, pero dapat hindi pa rin tayo maging kampante, no? Patuloy pa rin po ang kampanya para po dito sa senador. Basahin natin, Kakofi, yung ilang comments ng netizens, no, patungkol po sa mga videos natin, patungkol po dito kay Senator Bongbong Marcos. Sabi ni Lucilo M. Jimmy Gonzaga, medyo mabay yung pangalan nito, Bongbong Marcos for President, we love you, Marcos. At may mga comments dito, Kakofi. Sabi naman ni Dalisay Cadiente, solid BBM. At sabi ni Arthur Rodriguez, Karen, move on kayo dahil wala nang naniniwala sa inyo. Gising na ang taong bayan, BBM is the next president for 2022. Kakofi, agree ka ba sa mga comment ng ating mga netizens, or baka meron kayong naisabihin, Kakofi? I-comment nyo lang yan dyan sa ating comment box at babasahin natin yan, no? Basahin pa natin yung ibang comment. Sabi ni Willie Kapati, hello sir, masipag mag-comment itong si Sir Willie Kapati, no? Shoutout sa iyo, sir. Kahit anong gawin o sabihin nila, Marcos pa rin, BBM for president, solid number one. Ganyan po nila kamahal si BBM. Magbasa pa tayo ng ibang comments dito, Kakofi, no? Sabi ni Alexander Barut, super believe ako kay Bato dito, no? Ah, ito yung statement kasi ni Bato, no, na hindi daw dapat mag-apologize itong si Senator Bongbong Marcos dahil sa umanong kasalanan ng kanyang ama. At may mga nagre-reply din dito, Kakofi. Yes, sabi niya, yes, akala ko katulad din siya ng iba. Okay din po pala itong si Bato. Pero BBM pa rin ako. Tumatakbo rin po kasi sa pagka-presidente itong si Senator Bato de la Rosa. Pero BBM pa rin naman daw siya. Sabi po yan ni Ernesto Gabitan Jr. Sabi naman ni Nora Agres, BBM, at may tatlong puso. Pinusuan ito, Kakofi, no? Pinusuan. Kahit anong paninira ng mga dilawan, BBM pa rin. Actually, marami, no? Kahit anong baton ng putik dito kay BBM, solid yung mga loyalista, solid po yung suporta dito. Hindi magbabago ang suporta para kay BBM. Sabi naman ni Inel Mi, revision of history is a must. Narratives are always written by the winners. Let the people be the judge on these opposing narratives. Malinaw, mahal ng taong bayan si BBM. Marami kasing paninira sa Marcos. Sumobra kayo, OA. Actually, Kakofi, no, totoo yung sinasabi niya na history belongs to the victors. Kakofi, kung sino yung nagwagi o kung sino yung may control, isusulat nila yung narrative, isusulat nila yung history ng pabor sa kanila. During that time, Kakofi, doong napabagsak po si Ferdinand E. Marcos, abay, sino yung may mga akda ng history, Kakofi? Malaking factor po yan kung sino yung nagko-control ng narrative. Kaya importante din na bigyan natin ng boses yung mga hindi naririnig na boses, no? Mga unheard narratives.
mga unheard stories dahil malaki po ang maiaambag nito para makita natin yung bigger picture, Kakofi. Hindi lang kung ano yung mga pinoproduce ng media dahil may mga sari-sariling interest ito, Kakofi, no? At suriin din natin, sino yung may-ari ng media para matukoy natin bakit nila ginawa yan, Kakofi. Malaki kasi yung kanilang papel sa pagbuo ng narrative. Kinokontrol kasi yung narrative, Kakofi, no? Kaya naman, agree tayo dito sa sinabi ni Inel Mino, revision of history is a must. Baka dapat baguhin. Actually, si Senator Bato de la Rosa, no, sinabi niya rin naman yan na meron daw dapat baguhin sa ating history, Kakofi, no? At tinanong siya ni Karen Davila, which part of the history ang dapat baguhin? Sabi niya, yung paniniwala na si Ferdinand E. Marcos ay napakasamang presidente. Yan po ay dapat daw baguhin, sabi po ni Senator Bato de la Rosa sa ating kasaysayan. Dahil may mga nagawa daw po, maraming nagawa si Ferdinand E. Marcos na magaganda. Sabi pa ng Chinese ambassador to the Philippines, when we drink water, think of those who dug the well. Sabi naman ni Mark de la Cruz, kahit ano gawin nila, lumakas talaga si BBM. Shout out, Kakofi. Shout out sa iyo, Mark de la Cruz. Thank you for viewing. Kakofi, gusto mo magpa-shout out? Comment lang po ang inyong pangalan dyan sa ating comment section at ang ating keyword na shout out. Sabi naman ni Kai Tisorio, no, I won't vote for Manny Pacquiao because he is merely a pushover and an empty shell. Medyo ang tindi ng comment nito, Kakofi, empty shell daw. Wala daw laman itong si Senator Manny Pacquiao. Sabi naman ni Eddie Molina, para sa pagbabago BBM for President 2022, God bless Philippines, Marcos pa rin. Maraming sentimiento yung ganyang nababasa natin. No? Mula naman kay Imelda Lozano, BBM Marcos pa din sa 2022, God bless OPHIR. Ano kaya ito? OPHIR Power, Salute Duterte Admin. Suportado niya si Marcos at suportado niya rin po si PRRD. Mula naman kay Richmond Kundangan, BBM po solid. Bakit ko naman iboboto si Pacman? He is not qualified. May point nga naman, no? Sabi ni KitKat Girl, BBM always and forever. Go, go, go. Watching from Mongolia. Shoutout sa iyo, Ma'am KitKat Girl. Happy viewing po na nasa Mongolia. Kay Short Philippines, hindi kailangan mag-sorry ang mga Marcos. Mga Aquino dapat mag-sorry. BBM solid. Heart, heart, heart. Sabi naman ni Noraline Agustino, yan si BBM, decent and well-mannered person. BBM for 2022 presidential elections. Sabi ni Christina Santos, no for money, BBM for president 2022. Ilan lang yan, Kakofi? Sa mga comment ng ating mga netizens, ba nais ko bang sabihin, ilagay lang din yan dyan sa ating comment box at titingnan natin, babasahin din natin yan sa ating future episodes. Samantala, Kakofi, dyan muna tayo nagtatapos. Medyo napahaba ito, Kakofi. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating video. Sana wag po kayo magsasawa. Kung hindi ka pa nakasubscribe, make sure to subscribe. Click lang po yung subscribe at yung notification icon para updated ka every time na may bago tayong videos. Dyan muna tayo nagtatapos, mga Kakofi. Paalam po sa inyo. Bye-bye.